lab tests mo to? Taas ng uric acid mo ah. Ano pinakakain mo? Ang uric acid ay isang waste product na natatagpuan sa ating mga dugo. Nabubuo yan kapag nagdadigest ang ating katawan ng mga kemikal na kung tawagin ay mga purines. O, basta hold on lang kayo dyan sa idea na yan na nanggagaling ang uric acid sa tinatawag na purines. Kapag mataas ang uric acid, ang kondisyon ay tinatawag na hyperuricemia. Hyper, mataas. Uric acid, emia sa dugo. Hyperuricemia, mataas na antas ng uric acid sa dugo. Sabi nga natin nanggagaling ang uric acid sa mga purines. At ang mga purines ay typically nakikita sa mga red meats, laman loob at seafoods. Bukod pa dyan, at risk din sa pagtaas ng uric acid level sa dugo ang mga taong madalas mag-inom ng alcohol, mayroong lead exposure, exposed sa mga pesticides, may problema sa kidneys, may hypertension, may diabetes, hypothyroidism, labis na pagtaba at sobrang levels din ng physical activity. Kapag mataas ang uric acid sa umpisa, pwedeng wala masyado nararamdaman o wala talaga nararamdaman ng pasyente. Pero kung magtatagal, pwede yang magdulot ng iba't ibang klase ng mga sakit, halimbawa gout. Pwede rin kidney stones kapag ka nag-deposit ang uric acid crystals sa ating mga bato. Minsan naman, napapass out din naman ang mga ito sa ihi, pero minsan din nagiging malalaki ang mga ito at bumabara sa ating urinary tract, kaya nagkakaroon ng pananakit ng likod, pwede pakiramdam na parang maiihi, masusuka, pananakit kapag ka umiihi, o pagdurugo ng ihi. Minsan, lumalala pa at pwedeng pamahayan ng infeksyon, kaya nagkakaroon ng urinary tract infection. So ang tanong siguro ay, paano nga ba ito magagamot? Alam nyo naman po na mayroong gamot na to lower uric acid. Pero kung hindi naman kayo mag-iingat sa inyong mga pagkain po, pwede pa rin yung bumalik-balik. Isipin nyo, parang isang lalagyan, kunwari isang tabo na mayroong lamang tubig. Kahit na butasan natin yung ilalim ng tabo, kung mayroon namang bukas na gripo na todo yung pagkakabukas, hindi pa rin mauubos yung laman ng tabo, hindi ba? Ganon din po yan sa panggagamot ng uric acid. Kung nainuman kayo ng gamot pero kain pa rin kayo ng kain ng mga pagkaing mayayaman sa purines at magpapataas ng purine levels gaya ng karne, lamang loob, mga isda nagsisimula sa letrang T, alcohol, sugary foods at mga high fructose corn syrup, hindi mariresolve ng maayos ang problema natin. Sa dami na sinabi natin po, pwede pa rin naman po kayong kumain ng gulay, ng prutas at certain amounts. Common din po tinatanong ang tungkol sa munggo. Yes po, pwede po kayong kumain ng munggo. Huwag nyo lang sasamahan ng karne sa pagluluto o ng red meat sa pagluluto. Non-dairy fat products katulad ng yogurt, pwede rin po yung rice, yung bread, yung eggs in moderation, mga isdang hindi nagsisimula sa letrang T, manok, pwede rin po. Isa pa, mainam din po na uminom kayo ng maraming tubig at mag-ehersisyo sa araw-araw to maintain a healthy weight. Ayan na, ang dami nyo na po pwedeng kainin. At ayun, sabi ko nga po sa inyo, ayaw na ayaw ko lang talaga na magkakasakit kayo. At sa huli, ano't ano man po ang mangyari, tayo lang din naman po talaga ang magtutulong-tulungan. Kaya naman yun lang for now, i-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy kayong lahat. See you ulit next episode. Ingat!